Ikasyam ng Enero, Miyerkules, pagkaraan ng Epifania, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pinilit ni Jesus na sumakay sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Bethsaida sa kabilang ibayo habang pinaaalis niya ang mga tao. At pagkapaalis niya sa kanila, mag-isa siyang lumayo papunta sa kaburulan para manalangin. Nasa laot na ang bangka ng gumabi at nag-iisa naman siyang nasa lupa. Nakita niya silang nahihirapan sa pagsagwan sapagkat pasalungat ang hangin. Kaya nang madaling araw na, pinuntahan sila ni Jesus na naglalakad sa dagat at waring lalampas sa kanila. Nang makita nila siyang naglalakad sa dagat, akala nila'y multo siya, kaya sumigaw sila. Nakita nga siya nilang lahat at nasindak sila, ngunit agad niya silang kinausap. Lakasan ang loob! Ako ito! Huwag kayong matakot! Nang nakasakay na siya sa bangka kasama nila, tumigil ang hangin kaya lalo pa silang namangha. Hindi nga nila naunawaan ang tungkol sa mga tinapay, kundi sarado ang kanilang isip. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, huwag kayong matakot. Sa pagkabalisa ng mga alagad, si Jesus ay dumating. Sa halip na magalak sa pagkakita sa kanya, ay natakot sila. Iniisip nila na isa siyang multo. Ngunit sa katotohanan, naglalakad si Jesus sa tubig upang iligtas sila. Ayon sa isang awitin, sa buhay ng tao, hindi lahat ay ligaya at kasiyahan. Dumarating ang sandaling mawawalan ka ng pag-asa sa buhay. Ang mga suliranin ay hindi mo mapaglabanan. Sa gabi at araw, nadarama ay kalungkutan. At laging guni-guni niya, nasasaisip tuwina'y kabiguan. Ngunit dumalangin ka sa Poong may kapal at ikaw ay kanyang tutulungan. Kailangan natin ang pananampalataya upang makita na sa likod ng takot, mayroong Diyos na magsasama sa atin sa mas magandang kalagayan. Nang malaman ni Teresa ng Lisieux na may malubha siyang karamdaman, sa halip na matakot, nagalak siya sa pagkaunawa na si Jesus na tunay na nagmamahal sa kanya ay malapit nang dumating. Hindi siya natakot sa kamatayan sapagkat ang sumusundo sa kanya ay si Jesus, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Pagsasagawa, anong mga kinatatakutan mo? Bakit? Magtiwala ka, huwag kang matakot.